panlapi at salitang ugat. May mga salita na mayroong panlapi at salitang ugat. Ang salitang ugat ay payak na salita na may kahulugan sa kanyang sarili. Narito ang mga halimbawa ng salitang ugat. Ganda, laro, kuha, iyak, basa, tamis, sayaw, takbo, awit, tawa, kain, luto, asim. Dito naman tayo sa panlapi. Ito ay maliit na kataga na idinadagdag sa salitang ugat upang makapagbigay ng bagong kahulugan. Narito ang mga halimbawa ng panlapi. Na, nag, pa, pag, han, hin, ma, mag, an, nang, mang, in. Ang panlapi ay may tatlong uri. Ang unang uri ng panlapi ay ang unlapi. Nasa unahan ang salitang ugat, ang panlapi. Halimbawa, maganda. Ang kanyang panlapi ay ma. Umiyak. Ang panlapi ay Naglaro. Ang panlapi ay nag. Pagbasa. Ang panlapi ay pag. Inawit. Ang panlaping ginamit ay in. Nang agaw. Ang panlapi ay nang. Dito naman tayo sa ikalawang uri ng panlapi. Ito ang gitlapi. Nasa gitna ng salitang ugat ang panlapi. Halimbawa, tinapon. Ang panlaping ginamit ay in. Binasa. Ang panlapi ay in. Sinagot. Ang panlaping ginamit ay in. Bumasa. Ang panlapi ay Sumayaw. Ang panlapi ay Tumawag. Ang panlaping ginamit ay Dito naman tayo sa ikatatlong uri ng panlapi. Ito ang hulapi. Nasa hulihan ng salitang ugat ang panlapi. Halimbawa, kantahan. Ang panlaping ginamit ay han. Basurahan. Ang panlaping ginamit naman ay han. Kwentuhan. Ang panlapi ay han. Babasahin. Ang panlaping ginamit ay hin. Sabihin. Ang panlapi ay hin. Tatawagin. Ang panlaping ginamit ay in. Subukan natin. Tukuyin ang panlapi at salitang ugat sa mga salitang ibibigay. Ang unang salita ay sasayawin. Ano kaya ang panlapi? Ang panlapi ay in. At ang salitang ugat naman ay sayaw. Nagluluto. Ang panlapi ay nag. Ang salitang ugat naman ay luto. Maganda. Ang panlapi ay ma. At ang salitang ugat naman ay ganda. Tumakbo. Ang panlaping ginamit ay At ang salitang ugat naman ay takbo. Ginawa. Ang panlaping ginamit ay in. At ang salitang ugat naman ay gawa.